maraming nagulat, no, kay Tita Jaclyn, yung kanyang bilang kung paano yung Sunday. Ikaw kasi nakasama niya sa movie na Fantastica. Nanay ko siya doon. Eh, kasi nalaman, alam namin siya, kilala namin siya when it comes to drama. Kamusta si Tita Jane sa comedy? Nung simula, yung nahihiya pa ako, tapos nag-aalinlangan ako kung paano ko siya piplaytimin. Pero siya yun na sabi, gawin mo kung anong gusto mong gawin. Sabi sa'yo? Oo, yung gawin mo na kung anong gusto mong gawin. Tapos maraming punchlines doon na on the spot na nasasabi. Tapos, Payag siya, tumatanggap siya, tapos meron din siyang mga, magugulat kami, may mga sundot siya. Marami siyang, kahit yung meron siyang sinabi doon na, yan, gusto ko yung acting na yan, dyan ako nanalo sa Cannes Film Festival. Wala yun sa script. Okay. So yun ang nagpapa dog show din siya. Yung hindi siya yung, nung simula, syempre si Jaclyn Jose siya, di ba? Iba yung Jaclyn Jose. Icon siya sa showbiz. Isa siya sa pinakamahuhusay na aktres. So, may ano ka din, di ba? Yung okay kaya yung ganun. Pero, hindi siya naging problema kasi simula pa lang, naging open talaga siya. Tsaka yung binigyan niya ako ng, okay lang, gawin mo gusto mong gawin. Tapos, naging close kami dun sa actually, before that, naging close na kami kasi sidekick niya ako sa sa Diyosa. Yes. Bilang ako si Salaminsim, ako yung inuutos-utusan niya doon. So, meron na kaming relationship noon pa Monday. Right. Pero off camera, kamusta siya? Mabait siya eh. Bakla. At saka, when diramas family kasi kami, di ba? Kaya para kami yung, kahit hindi kami nakikita, kami nila may spy, di ba? Nila Cherry Pie Pikachu. Parang meron kaming certain connection. Tapos nagja-jive kami agad kahit hindi kami lagi nakikita. Right. Mabait siya talaga. Baklang-bakla, madali siyang pakisamahan, mahusay siya makisama, hindi siya nakakatakot. Mapagbigay siya. Tapos there was one time pa nga, pinahatid ko pa siya sa bahay nila kasi may shoot kami na kailangan niyang mag-extend ng oras kasi kailangan matapos yung eksena. Tapos parang wala siyang driver. Tapos sabi ko, okay lang ba kung papahatid kita? No, hindi. Sasabay na lang ako sa services. Hindi ako pumayag. Sabi ko, hindi. Papahatid kita sa driver ko. Tapos sabi niya, paano kaya? Hindi, ako nang bahala. Sabi ko, may backup naman ako. Ipapahatid kita sa driver. Ayaw niyang pumayag na bibigyan ko siya ng ganun trato. Pero deserve niya eh. Right. Oo. Kaya nakakalungkot talaga na nawala siya. Tapos, merong iba yung lungkot na naramdaman ko bukod sa syempre wala na siya. Meron kasi akong dream project din with her na pinitch ko sa sa isa sa mga sa Star Cinema na. Gusto ko yung parang indie type na movie. Pero comedy na drama na serious na indie type na magnanay kami. Okay. Na gustuhan, maganda yan, sabi nila, for a change. Sabi ko, gusto ko to for gusto kong magkaroon ng ganitong pelikula. Eh, hindi na siya matutuloy. Nakakapanghinayang. Kasi gusto ko talaga yung dalawa kami yung bida, hindi yung nanay, di ba? Kasi dun sa Fantastica, nanay ko siya, pero ang pinaka-main characters, ako, si Ding Dong, si Richard Gutierrez, di ba? So support siya. Yung gusto kong project, dalawa kami yung bida na magnanay na may kakaiba kaming dynamics. Kasi napanood ko yung Kalel, tama ba? Oh, yes. Kalel, gustong-gusto ko yung pagiging nanay niya. Sabi ko, gusto ko magkaroon ng ganyang nanay sa pelikula. Yung nanay na minumura ko, yung gano'n. Ayun. Kalungkot kasi sunod-sunod din. Ano na lang babaunin mo na magandang alaala ni Ate Jane? One, yung pride. Babaunin ko yung pride na yun na nagkasama kami sa mga proyekto. Tapos nagkaroon kami ng relationship, nakilala ko siya, nakilala niya ako, may naibigay at natanggap kaming kabutihan at pagmamahal sa isa't isa. Yung pride na yun ang bibit-bitin ko.